Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating araling umaga ay magpatuloy na magtiwala. Magpatuloy na magtiwala. Isa pong mahalagang katotohanan sa buhay ng Kristiyano ay ang pagpatuloy o perseverance, lalo na ukol sa pagtitiwala sa ating Diyos. Mari pong isa na pag-aaral ng larawan nito ay nangyari kay Pedro sa Matthew 14 ng Biblia. Sa verse 28, sinabi niya sa Panginoong Yesus na kung talaga ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan dyan sa ibabo ng tubig. Sa verse 29, tinawag ng Panginoong Yesus si Pedro at sabi roon, mula sa bangka ay lumakas si Pedro sa ibabo ng tubig papunta kay Jesus. Nakalakad po si Pedro sa tubig dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa ating Panginoon, pagtitiwala ni Pedro kay Kristo. Ngayon po sa verse 30, mayroon, ngunit nang mapansin niya ni Pedro na malakas ang hangin, siya natakot at nagsimulang lumubog. Kasi si Pedro po ay sumigaw sa ating Panginoong Yesus na sagipin siya. Ano ba tugon ng ating Panginoong Yesus sa verse 31? Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ang iyong pananampalataya. Masabi ng Panginoong Yesus kay Pedro. Ngayon naman tayo po no, sa kasalukuyan, maaaring tayo ay parang lumalakad sa tubig ng mga pagpapala ng Diyos. Maaaring sapat po ang ating pangailangan, wala gaanong sakit, ating pamilya maayos, at walang malaking problema. Sa itong kakataong mga minamahal na para bang maayos sa ating buhay, napakadaling magtiwala sa Diyos, di po ba? Masabi nga na dahil sa ating masagana, maayos at masayang buhay, parang hindi natin kailangan sigurong magtiwala sa ating Panginoon. Ito ng mga unsafe o mga niligtas. Ngayon, mga minamahal, paano kung maranasan natin ang malakas na hangin ng kulangan at paghihirap. Dumating ang malakas na hangin ng sakit at karamdaman. Dumating ang malakas na hangin ng magulong pamilya, ang malakas na hangin ng mga problema. Tayo ba ba'y magtitiwala pa sa ating Diyos? O tayo ba'y lulubog na lamang sa ating pag-aanilangan at kawalan ng pananampalataya? Nawa po tayo po yung magpatuloy sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat po.